Alam nyo ba na ang pinakabagong theme ng Barangay Love Story Tagigaraw ay obra ni Maestro Jimmy Jurado? Ito ay ang Love Story ni Ray Pimentel. Pinsan lang sa mundo, isinilang ang isa ako. Dear Papa Van, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Coco. Fourth year college ako nung may nangyaring halos ikamatay ko. 2015 nung maaksidente ako sa motorsiklo. Mabuti na lang ay may magandang loob at agaran akong sinugod sa pinakamalapit na ospital. Kung walang tumulong sa akin, paniguradong binawian na ako ng buhay sa kalsada. Nadali kasi ang kanang binti ko at posible akong maubusan ng dugo. Sa nangyaring aksidente ay nalumpo ako. Kailangang tanggalin ang kanang binti ko para hindi madamay ang iba pang parte ng katawan ko. Noong mga panahong yon, mas gusto ko na sanang mamatay. Hindi ko kasi alam kung paano bumangon, kung paano mag-uumpisa sa buhay na wala nang isang paa at wala pa ang babaeng pinakamamahal ko. Pakiramdam ko, magiging pabigat na lang ako sa mga magulang ko. Ano pa ba ang kayang gawin ng isang lumpong katulad ko? Hirap akong tanggapin ang sarili ko noon, Papa Van. Si Krisa, girlfriend ko bago mangyari ang aksidente. Second year college ako nung maging kami. Siya naman ay third year college pero magkaedad lang kami. Maaga lang siyang nag-aral. Unang beses ko siyang nakita nung minsang bumaba ako ng apartment para magtapon ng basura. Nasa third floor kasi ang studio type apartment namin ni Kuya Carlo. Nung pabalik na ako sa taas ay nagkasabay kami sa hagdan. Bagong mukha kaya, nakuha niya ang atensyon ko. Pasimple ko siyang tinitigan. Nasa unahan ko siya. Parehong fitted ang blouse nito at pantalon kaya bakat ang katawan. Hindi kalakihan ang puwit nito pero maganda ang pangangatawan. Nang mapansin niyang may kasunod siya ay napalingon ito sa akin. Nagtama pa ang mga mata namin pero agad din naman siyang umiwas. Kahit ilang segundo ko lang natitigan ang mukha niya ay aminado akong nagandahan ako sa kanya. May hawig ito kay Mami Chini nung payat pa.
Pareho silang chinita at makinis ang mukha. Bahagya pa akong natuwa nung parehong sa third floor ang tungo namin. Siya pa lang bagong nakatira sa bakanteng kwarto katabi ng apartment namin. Nung mga panahong yun ay single ako pero may pinopormahan. Kaklase ko sa programming. Siya si Febby. Maganda rin ito at makinis. Gustong-gusto kong titigan ng Malamarian Rivera niyang mukha kaya lang pa-hard to get siya, Papa Van. Isang taon na akong naniligaw kaso parang wala naman siyang balak sagutin ako. Hindi ako pangit. Maraming ang nagsasabi na may hawig ako kay Dingdong Dantes. Sabi pa nga ng mga kaklase namin, bagay kami ni Fevi, tulad nila Dingdong at Marian. Magandang lalaki ang Papa Jojo ko kaya alam kong magandang lalaki din ako. Maganda rin si Mama Juliet kaya guwapo't maganda ang lahi namin. Bunso ako, Papa Van. Si Kuya Carlo ang pangalawa at si Ate Charmaine ang panganay. May negosyo mga magulang ko kaya masasabi kong may kaya ang pamilya namin. Dagdag mo pang nasa Dubai ang ate ko. Sa mga sumunod na araw ay muling nagtama ang mga mata namin ni Krisa. Hindi na sa hagdan kundi sa mismong pinto ng mga apartment namin. Papasok na ako sa school nung mga oras na yun at mukhang ganun din siya. Naka-uniform din kasi ito. Lalo akong nagandahan sa kanya nung mga sandaling yun. Bagay kasi nito ang school uniform niya. Kung pwede lang siyang titigan ng matagal, eh gagawin ko. Kaso, di naman pwede kasi nakakahiya. Baka kung ano pang isipin niya. Nauna siyang naglakad patungong hagdan kaya malaya ko siyang napagmamasdan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko nung mga sandaling yun. Gusto ko siyang lapitan at alamin ang pangalan niya. Hindi ko pa kasi alam noon. Kaso, naunahan ako ng kaba. Nakakaduwag. Hindi ko alam pero ganun ata talaga kapag may gusto ka sa isang tao. Yung tipong natatameme ka, Papa Van. Hindi ko inaasahan na magkakasabay kami sa tri-C nung araw na yon. Hindi lang basta magkasabay, kundi magkatabi pa sa likod ng driver. Puno na kasi yung sa loob. Bandang likod siya at ako sa tabi ng driver. Diretso lang tingin ko sa kalsada nung sandaling yon. Gusto ko siyang sulyapan at kausapin kaso naunahan talaga ako ng hiya. Nakakainis kasi hindi naman ako ganun sa ibang babae. Sa katunayan, makulit ako sa iba. Yung tipong nang iinis pa. Panghihinayang ang tangi kong nadama nung bumaba na ako at hindi ko man lang natanong ang pangalan niya. Maghapon siya sa isipan ko nung mga araw na yon. Excited nga akong umuwi ng apartment eh. Nagbabaka sakali na makita ko siya. Sa pagdaan ng mga araw ay aminado akong nagkakagusto na ako kay Krisa, Papa Van. Namamalayan ko na lang ang sarili ko na dinodrawing ang mukha niya sa notebook ko. Kahit papano naman ay may talent ako sa pagdodrawing. Kuhang-kuha ko nga yung labi niya eh. Lalo na yung mga mata niyang chinita. Simula nung makita ko si Krisa ay hindi na ako nagpapapansin kay Fevi. Nawalan na ako ng pagtingin sa kanya. Isang gabi, sobrang lakas ng ulan. Sa tri-C pa lang ay basa na ang pantalon ko. Pagkababa ko ng tri-C ay agad akong tumakbo patungong apartment para sana hindi lalong mabasa. Kaso sobrang lakas talaga ng ulan kaya basa buong katawan ko. Nung nasa third floor na ako ay agad kong natanaw si Krisa na para bang hirap siya na buksan yung pinto ng apartment niya. Halatang basa rin ito sa ulan kasi bakat yung panloob nito sa damit niya. Sa isip ko ng mga sandaling yun, pagkakataon na yun para makausap siya kaya hindi na ako nagdalawang isip na lapitan siya. Miss, may problema ba? May hiyang tanong ko nung nasarapan ko na siya. Pasimple pa akong
napapatingin sa hinaharap niya nung mga sandaling yun. Hindi ito kalakihan pero nakakainit ng katawan. Nakalimutan ko yung susi sa loob eh. Nahihiyaring sambit niya nang mapalingon sa akin. Ilang sandali pa'y napayakap siya sa kanyang sarili para takpan yung hinaharap niya. Pansin siguro niyang nadadako ang paningin ko doon. Ate ka lang, kunin ko lang yung screwdriver ko. Mahirap kasi talagang tanggalin yan. Saad kong iwas tingin. Pagkakuha ko ng screwdriver ay tinulungan ko siya. Ilang minuto rin ang inabot bago ko natanggal yung lock. Thank you. Maingiting pasalamat niya nung mabuksan ito. Ang ganda niyang ngumiti, Papa Van. Parang anghel na bumaba sa lupa. Walang anuman. Nakangiti na rin sagot ko sabay hakbang pabalik ng apartment. Wait, anong palang pangalan mo? Habol niya. Bagya pa akong natuwa. Buong akala ko kasi papasok na ako ng apartment na hindi man lang nalalaman ang pangalan niya. Coco nga pala. Kaswal na saad ko. Siyempre, hindi ko pinalatang tuwang-tuwa ako. Nice to meet you, Coco. Kriza nga pala. Kriza? Sambit niya na muling nakangiti pagkatapos ay tuluyan na niyang sinarado yung pinto. Pakiramdam ko noon para akong nanalo sa loto. Hindi lang kasi pangalan niya. Nalaman din niya ang pangalan ko. Pati apelyido pa. Pagkapasok ko sa loob ng apartment ay agad ko siyang hinanap sa Facebook. Hindi naman ako nahirapan at kaagad akong nagpadala ng friend request. Ilang minuto lang ang lumipas ay accepted na ang friend request ko. Hindi may pintang ngiti sa mukha ko noong mga oras na yon. Sa sobrang saya ko, hindi ko na namalayang basa pa pala ang damit na suot ko. Nung mga sandaling yon, ay sigurado akong nabihag na nga ni Krisa ang puso ko. Papa Van, ang saya lang dahil hindi suplada si Krisa. Nagre-reply siya sa bawat chat ko. Minsan siya na itong nangungumusta kapag busy ako at hindi nag-chat. Hindi nagtagal ay naging malapit kami sa isa't isa. At doon na nagsimula ang love story naming dalawa. Nursing ang course ni Krisa sa isang private university dito sa lungsod. Taga Quezon siya pero may kamag-anak siya rito sa Cagayan na siyang sumusuporta sa pag-aaral niya. Broken family at may kanya-kanya ng pamilya ang mga magulang niya. No choice raw siya kaya umalis na ng Quezon. Kahit daw kasi hiwalay na ang mga magulang niya, lagi pa rin silang nagtatalo kaya siya na ang lumayo. Mabuti na lang single rin si Krisa. Dahil magkapalagayan na kami ng loob ay hindi na ako nagsayang pa ng pagkakataon para aminin ang tunay kong nararamdaman. Malakas ang loob kong umamin kasi pakiramdam ko, gusto rin niya ako. At hindi nga ako nagkamali. Kasi pinayagan niya akong ligawan siya. Kahit papano ay marunong naman akong dumiskarte pagdating sa ligawan, Papa Van. May ilan din akong napasagot nung high school. Hindi ko na sinama rito sa kwento ko kasi puppy love lang naman yun at walang kaseryosohan. Di tulad ng nararamdaman ko para kay Krisa. Simula nang makilala ko siya ay parang araw-araw ko na siyang gustong makita. Hindi na siya nawala sa isipan ko at binihag na niya ang puso ko. Siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Si Krisa yung babaeng hindi mahilig gumala o di kaya makipagkita sa labas. Sa rooftop kami laging nagkikita tuwing hapon o di kaya naman tuwing walang pasok. Parang doon na rin kami nagde-date. Nagdadala na lang kami ng snacks namin. Tumagal ng halos 4 na buwan ang paniligaw ko sa kanya, Papa Van. Hindi ako nahirapan kasi magkatabi lang naman ang apartment namin.
Madalas ko siyang sorpresahin. Nagiiwan ako ng chocolate so di kaya bulaklak sa harap ng pintuan niya. Dahil sa lambing at efforts ko ay napa-oo ko na rin siya sa wakas. Hindi ko nga makakalimutan yung araw na sagutin niya ako eh. Nung time na mag-chat siya ay nasa school pa lang ako. Magkita raw kami ng bandang alas 8. Super excited ako noon. Hindi na nga ako makapagantay na gumabi eh. Wala akong ideya na sasagutin na pala ako nung araw na yon. Kinagabihan ay nagkita nga kami sa rooftop. Nakapantulog na siya noon pero lutang pa rin ang kaseksihan. Sa katunayan, lalo pa nga akong naseksihan sa kanya eh. Kasi manipis yung suot niya at bakat yung mga panloob niya. Ilang minuto rin katahimikan ang namayani sa amin bago siya nagsalita. Coco, nakakasiguro ka ba na hindi mo ako lolokohin? Seryoso ang saad niyang nakatingin sa malayo. Siyempre naman, ba't ko lolokohin ang babaeng nagpapasaya sa akin araw-araw? At yung babaeng nilalaman ng puso ko, sambit ko sabay titig sa mukha. Naninigurado lang, baka kasi paasahin mo ako eh. Baka iiwan mo lang din ako kapag nakakita ka na ng mas maganda sa akin. Naiilang niyang sambit. Hindi kasi siya sanay na tinititigan ko. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko magagawang saktan ng babaeng nagpapatibok ng puso ko. Di baling ikaw ang manakit sa akin. Huwag lang ikaw ang masaktan. Pagkasambit ko'y hinawakan ko mga kamay niya. Hinayaan niya lang ako. Ang lambot ng palad. Ang sarap sa pakiramdam na ka-holding hands siya. Promise? Makakaasa ba ako? Noy, magkatitig na ang mga mata namin. Promise, magtiwala ka lang. Hinding-hindi kita lolokohin. Pagkasambit ko ay bigla niya akong niyakap. Bagya pa akong nagulat kasi hindi ko inaasahan na siya ang yayakap. Ako kasi dapat eh. Pero syempre, gumanti na rin ako. Lalong bumilis ang kaba sa dibdib ko nung magkayakap na kaming dalawa. Kakaiba yung pakiramdam. Parang may nagtutulak sa akin na hagkan siya sa kanyang labi pero parang may kumukontra rin. Sa bandang huli, nanaig ang kagustuhan kong hagkan siya, Papa Van. Daan-daan kong niluwagan ang pagkakayakap sa kanya. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya at tinitigan siya sa kanyang mga mata. Hinayaan kong mag-usap ang mga mata namin. Ilang sandali pa eh, pumikit na siya hudyat para payagan akong gawin ang balak ko. Sobrang lambot ng labi ni Krisa. Ang sarap niyang hagkan na parabang ayaw mo nang tigilan. Dagdag mo pa yung bango ng hininga niya. Nakaka-addict, Papa Van. Hindi ako ang first kiss niya. Ramdam ko yun pero wala namang kaso sa akin. Ang mahalaga, nagmamahalan kami. Mas lalo naming nakilala ang isa't isa ni Krisa nung kami na. May mga bawal pala siyang kainin kasi INC siya. Kapag lumalabas kami ay lagi kong sinisigurado na magugustuhan niya yung kakainin namin. Kapag wala akong pasok ay sinusundo ko siya sa school pero nakakommute lang. Wala pa kasi akong service nung panahong yon. Hindi nagtagal ay nakakapunta na rin ako sa loob ng apartment niya. Pero may usapan kami. Wala munang sex. Kasi baka mabuntis daw siya at baka hindi niya matapos ang kanyang pag-aaral. Respetado ko siya kaya nagantay na lang ako hanggang sa handa na siya. Nakakapunta na rin siya sa apartment ko. Busy na kasi si Kuya Carlo sa OJT niya kaya lagi siyang wala.
Madalas naming pagkabalahan ni Krisa ay manood ng Korean drama sa laptop niya. Addict siya kaya na-addict na rin akong manood. Minsan ako nang nagtatanong kung may bago siyang palabas. Ang problema lang, Papa Van, ay hindi marunong magluto si Krisa. Kundi maalat ay overcook yung luto niya. Ito ang lagi naming pinagtatalunan. Ayaw kasi niyang nagko-comment ako ng negative sa mga luto niya. Galit siya kapag sinasabi ko ang totoo at kapag pinagsasabihan siya. Ang nakakainis lang, pinapaubos niya sa akin yung luto niya para di na magtampo. Ay pilit kong inuubos. Minsan na kasi siyang nagtampo sa akin. Hindi ko nagustuhan yung kare-kareng niluto niya kaya tinikman ko lang. Napansin niya akong hindi nasarapan kaya ayun, nagalit, nagtampo. Ilang araw ko rin siyang sinuyo noon. Ang hirap pa man din niyang suyuin. Yung tipong ibablock ka niya sa messenger, hindi pagbubuksan ng pinto at hindi papansinin. Mabuti na lang talaga may internet. Kahit papano kasi ay natututo na siyang magluto dahil sa mga tutorial and tips na napapanood doon. Nag first anniversary kami ni Krisa na walang sex na nagaganap sa bagitan namin. Nasanay na rin na hanggang halikan lang kaming dalawa. Saka kahit walang ganun ay masaya naman kami sa aming relasyon. 2014 nung third year college na ako at fourth year naman si Krisa. Noon ay graduate na si Kuya Carlo kaya mag-isa na lang ako sa apartment. Nasa Maynila na rin siya noon at naghahanap ng trabaho kaya naiwan na rin sa akin yung scooter niya. Nung birthday ko nung taong din yun, hindi ko inaasahan na may ireregalo sa akin ang girlfriend ko. Binigay niya ito sa loob ng apartment ko. Dalawa lang kami nag-celebrate. Nag-take out na lang kami ng favorite niyang chicken joy at spaghetti. Pagkatapos naming kumain ay nagulat na lang ako nang mag-aya siyang sabay kaming mag-shower. Oo, Papa Van. Tama ang narinig niyo. Sabay mag-shower. Ang sabi niya, handa na siyang ipagkaloob ang pagkababae niya. At yun ang regalo niya sa akin. Basta wag ko lang daw siyang bubuntisin. Oh? Sure ka, babe? Paninigurado ko kasi baka nagbibiro lang siya. Ang dami mo pang tanong. Halika na. Pagkasaad niya, hinila niya ako patungong banyo. Kagad akong nag-init. Hindi pa man kami nakakapasok sa loob ng banyo ay siniil ko na siya ng halik sa kanyang labi. Ramdam kong nag-init na rin siya nung mga sandaling yun kasi bigay na bigay siya sa pakikipaghalikan. Hanggang sa nasa loob na kami ng banyo. Isang mainit na halikan pa rin ang pinagsasaluhan namin. Ilang sandali pa, hinihila na niyang pataas ang sando ko. Dahil ramdam kong papunta na kami ron ay nagtanggal na ako ng pantalon at hinubaran siya. Nang makapwesto na kami ay doon na namin pinagsaluhan ang init ng aming pagmamahalan. Init na sa langit lang mararamdaman. Tulad nung una kong mahagkan si Krisa, hindi na rin ako ang nakauna sa pagkababae niya. Mahal na mahal ko siya kaya hindi ko na lang ito inintindi. Hindi na rin ako nagtanong kasi alam ko namang ako lang din ang masasaktan. Si Krisa ang unang babae na nakuha ko, Papa Van. Marami na akong nakakahalikan pero hanggang doon lang. Hindi naman halatang first time ko yon kasi pinaghandaan ko talaga yung ganong tagpo namin. Abot kamay lang naman si Google kaya self-review lang. Walang naging problema sa relasyon namin ng girlfriend ko hanggang graduate siya.
Dahil may nangyayari na sa amin at mag-isa lang naman ako sa apartment. At ganun din siya eh, nagdesisyon na lang kami na magsama pero sikreto lang. Malilintikan daw kasi siya kapag nalaman ito ng tiyahin niya. Maski ako ay malalagot din sa magulang ko dahil fourth year pa lang ako. Nang graduate at magkatrabaho si Criza, ay natigil na rin ang suporta sa kanya ng tiyahin niya. Iyon kasi ang usapan nila. Para hindi mahirapan sa renta at sa iba pang gastusin ay nagsama nga kami na parang mag-asawa na. Maliit lang kasi ang sinasahod niya noon at nagre-review pa siya para sa board exam. Mahirap, pero masaya. Mahirap kasi nasi-short yung allowance namin sa mga gastusin pero nairaraos naman namin hanggang kinsenas katapusan. Masaya kasi magkasama na kami ng babaeng pinakamamahal ko. Kulang na lang ay kasal at siyempre ng magiging anak namin. Makalipas ang ilang buwan ay naipasa ni Criza ang board exam. Agad naman siyang nakapasok sa isang private hospital dito sa lungsod. Dumaan ang mga araw at buwan. Akala ko, Papa Van, tuloy-tuloy na ang masayang pagsasama namin ni Criza. Pinag-usapan na nga namin ang kasal kapag nakapagtapos at nakahanap na ako ng magandang trabaho. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Niminsan hindi ko siya pinagdudahan. Pero hindi ko inaasahan na magagawa pala niya akong lokohin, Papa Van. Unti-unti siyang nanlamig at nagbago. Akala ko nung una pagod lang sa trabaho. Graveyard shift kasi siya kaya inintindi ko. Minamassage ko pa nga siya kapag sinasabi niyang masakit ang buo niyang katawan. Lagi ko rin siyang binibilhan ng paborito niyang pagkain. Mawala lang yung pagod niya. Kaso, hindi pala pagod ang dahilan kung bakit nawawala na siya ng amor sa akin. Yun pala, may iba nang nagpapasaya sa kanya. May nakaka-video call na pala itong AFAM. Hindi ko ito nalaman kasi tuwing nasa apartment siya ay nasa school naman ako. Hindi ko inaasahan na nahulog na pala sa isang foreigner ang kasintahan ko. December 2015. Nahuli ko siya sa loob ng banyo. May kausap ito sa Ingles na parabang ang saya-saya ng pinag-uusapan nila. Na-curious ako kaya dahan-dahan akong lumapit at pinakinggan ng kung anong meron. Parang napumpiyang ang magkabilang tenga ko nung marinig kong nagpalitan sila ng I love you, Papa Van. Biglang tumaas ang dugo ko na parabang sasabog. Sa inis ko ay tinulak ko yung pinto ng banyo ng napakalakas. Maliit lang yung lock nito kaya kagad nasira. Parang nakakita ng multo si Criza sa ginawa ko. Criza! Pinagloloko mo ba ako? Sino yan? Turo ko sa cellphone niya. Noon ay kaagad niya itong pinatay. Si Doc yon. May importante lang na sinabi. Kabadong sagot niya. Doc, bakit may pa-I love you pa kayo? Babe naman eh. Magsabi ka ng totoo. Paniningil ko. Si Doc nga eh. Saka wala kaming sinabi na I love you, no? Noon ay siya na ang nagtaas ng boses. Dinig ng dalawang tenga ko. Huwag mo akong gawing tanga, babe. Pagkasambit ko ay inagaw ko ang cellphone na hawak niya. Hindi niya ito inaasahan kaya nakuha ko. Sa gulat niya ay nanlaki mga mata niya pagkatapos ay pilit niya itong binabawi pero wala rin siyang nagawa. At doon ko na nalaman, Papa Van, ang tungkol sa kanila ni William na isang foreigner. Nakita mismo ng dalawang mata ko yung sweet messages nila sa isa't isa at mga history ng video call nilang dalawa. Tama ako. May relasyon silang dalawa at matagal na akong niloloko ng babaeng pinakamamahal ko. Kinumpronta ko si Criza kaso hindi ito nagsalita. Hindi siya nagpaliwanag. Nagmakaawa ako sa kanya kaso iniwan lang niya akong luhaan. Nag-walk out siya at iniwan niya akong mag-isa sa apartment.
Yun ang unang beses na tumulo ang luha ko para sa isang babae, Papa Van. Ang sakit pala ng maloko. Parang katapusan na ng mundo, Papa Van. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yun. Kung hahabulin ko ba siya o hindi. Pero dahil mahal na mahal ko siya, dali-dali ako bumaba ng apartment at pinaandar ang motor. Ang nasa isip ko noon ay puntahan siya sa ospital na pinagtatrabahuan niya. Magbabakasakaling naroon siya. Agad kong pinatakbo ang motor. Mabilis kong pinatakbo kasi gusto ko kaagad na maabutan siya at makausap. Gusto kong magmakaawa na huwag niya akong iwan. Kaya lang hindi pa man ako nakakalayo sa apartment ay sumalpok na ako sa isang pick-up na patawid ng kanto. Sa bilis ng takbo ay hindi na ako nakaiwas pa. Sinubukan ko pang magpreno kaso huli na ang lahat. Naramdaman ko na lang na tumama ang kanang binti ko sa isang matigas na bagay. Matinding kirot sa buong katawan ang naramdaman ko. Akala ko nga yun na ang katapusan ko dahil hindi na ako makagalaw. Ilang sandali pa ay nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako, Papa Van, na wala na ang kanang binti ko. Ito kasi ang napuruhan at kung hindi puputulin ay posibleng magka-impeksyon at madamay pa ang buong katawan ko. Umaasa ako na babalikan ako ni Krisa o di kaya bisitahin man lang sa ospital kaso walang Krisang dumating. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang nakasadlakan ko nung mga panahong yon. Ang hirap. Iniwan na nga ako ni Krisa. Nawalan pa ako ng paa. Ang sakit. Sa isip ko noon, sana napuruhan na lang ako para hindi ko na nararamdaman yung sakit na dulot ng mga pangyayari. Lumipas ang mga araw at buwan. Dahil no choice ay nagpatuloy ako sa buhay. Kahit nasasaktan araw-araw. Hindi naman ako pinabayaan ng mga magulang ko at kapatid ko. Simula noon ay hindi ko na rin nakita si Krisa. Kahit masakit, mahirap at matagal, pinilit ko na lang tinanggap na wala na kami at sumama na siya sa iba. Dahil sa aksidente ay kinonsider naman lahat ng absent ko sa school at nakagraduate pa rin ako. Nahirapan nga lang maghanap ng trabaho dahil lumpo na ako. Mahirap mawala ng isang paa, Papa Van. Ang hirap mag-adjust. Yung tipong nakasaklay o naka-wheelchair ka sa bawat galaw. Sa paglipas ng panahon ay hindi na rin ako umaasa na may babae pang tatanggap sa akin. Sino ba namang magkakagusto sa lumpong katulad ko? Kahit mahirap, sisikapin ko na lang tanggapin na tatanda na akong binata. Nung naka-recover na ako sa aksidente ay tumutulong na lang ako sa negosyo ng mga magulang ko. Year 2018, nag-uwi si Kuya Carlo ng babae sa bahay. Siya si Noel. Katrabaho niya sa Maynila pero taga Ilocos ito. Nag-live-in sila kasi buntis na raw si Noel kaso ilang buwan na ang lumipas ay hindi naman lumaki ang tiyan nito. Nung magpa-check up at malamang hindi talaga buntis ay nagtalo sila ni Kuya. Gusto na ngang makipaghiwalay ni Kuya pero dahil nagsama na sila ay hindi na pumayag si Mama. Kailangan daw panagutan ni Kuya ang mga nangyari sa kanila. Saka kung hindi raw buntis, edi gumawa uli para mabuntis na talaga. Gustong gusto na kasi ni Mama na magkaapo nung mga panahong yon. In love si Noel kay Kuya batay sa pinapakita niya. Kahit kasi pinagtatabuyan na siya ni Kuya, hindi pa rin ito umaalis. Si Kuya naman halatang hindi ganun kalalim ang pagmamahal nito kay Noel. Parang napilitan nga lang eh. Siguro niligawan lang niya ito para
makuha ang pagkababae. Pero malas niya kasi mukhang ayaw nang kumawala si Noel. Mahilig sa babae si Kuya pero hindi naman niya ito pinagsasabay-sabay. Sakalang maghahanap ng iba kapag tapos na sila nung isa. Baka hindi pa si Noel ang babaeng gusto niyang makasama kaya gumagawa ito ng paraan para kumawala rito. Maganda si Noel. Maamong mukha nito. Morena, matangos ang ilong. Mabaitin ito at magaling makisama. Sa katunayan, kaagad silang nagkasundo ni Mama. Gusto na sana ng mga magulang namin na makasal na sila. Kesa namang nagsasama raw na walang kasulatan. Kaso, ayaw ni Kuya. Mag-a-abroad daw kasi muna siya. Gusto raw muna niya nga mag-ipon bago lumagay sa tahimik. Noong 2019 nga ay nag-abroad si Kuya Carlo. Sa Dubai ito napunta kung saan din ang ate namin. Naiwan sa bahay si Noel. Hindi raw siya uuwi ng Ilocos hanggat hindi niya kasama si Kuya. Mag-aantay raw siya hanggang matapos ang kontrata ni Kuya. Ganon kamahal ni Noel si Kuya Papa Van. Naiinggit nga ako kasi may babaeng nagmamahal ng ganun kay Kuya. Ako? Mukhang tatanda na talagang binata kasi hindi naman ako nakikihalubilo sa ibang tao. Hindi na rin ako naghanap sa social media kasi baka iiwan lang din nila ako kapag nalaman nilang lumpo ako. Kung nung kumpleto mga pa ako, iniwan na ako. Ano pa kaya ngayong iisa na lang? Siguro, itutuon ko na lang mga oras ko sa negosyo namin na tigit sa lahat sa sarili ko. 3 buwan pa lang na nasa Dubai si Kuya Carlo nang ibalita sa akin ni Ate Charmaine na may babae raw si Kuya. Pinay rin daw ito na kasama niya sa trabaho. Isikreto daw muna namin ito sa mga magulang namin dahil baka magkagulo lang. Noong kumprontahin ko si Kuya, imbes na makiusap sana siya sa akin na huwag magsusumbong ay nag-send pa ito ng picture nila ng babae niya. Hindi lang basta picture kundi kasama niya ito sa kama. Kuya naman, hindi ka ba naawa kay Noel? Hindi pa kayo hiwalay ha. Mahal na mahal ka nung tao tapos pinagloloko mo lang. Inis na reply ko. Ano ka ba tol? Hindi ko naman mahal yan eh. Kung di siya gumawa ng kwento, kung di niya sinabing buntis siya, wala sana yan dyan sa bahay. Paliwanag niya. Pero kuya, maawa ka naman sa kanya. Pakiusap ko. Maawa? Tol, hindi nga naawa sa akin nung iset up ako na buntis siya eh. Kung gusto mo tol, sa'yo na lang si Noel. Malay mo, kayo talagang nakatadhana? Gago ka talaga kuya. Noon ay tinapos ko na yung usapan namin kasi naiinis na talaga ako sa kuya ko. Naawa ko kay Noel. Wala siyang kamalay-malay na pinaglolo ko na siya ng kuya ko. Parang ang nakikita ko sa kanya yung sarili ko eh. Yung niloko ng walang kamalay-malay. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong magsumbong sa kanya pero ayoko namang pangunahan ng kuya ko. Kahit ganun siya, ay nandun pa rin yung respeto ko para sa kanya. Ang hindi ko lang maintindihan, Papa Van, yung awang naramdaman ko noon kay Noel ay lumalim. Bigla akong nagka-interest sa kanya. Dagdag pa yung sinabi ni Kuya na baka kami ang nakatadhana para sa isa't isa. Ayaw kong isipin kaso kusa itong pumapasok sa isipan ko. Para bang nagkakagusto na ako kay Noel? Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya kapag nasa paligid ko siya. Naiilang na rin ako kapag kausap niya. Sa paglipas ng mga araw at buwan ay nakumpirma ko ngang may lihim na akong pagtingin kay Noel. Hindi ko na naiwasan kasi araw-araw kaming magkasama sa iisang bahay. Sabay kaming kumain at minsan nakakapagkwentuhan din kami. Sinarili ko lang ang nararamdaman ko. Hindi ko to sinabi kay Kuya na kahit sinabihan na niya ako na pormahan siya.
Wala naman na raw siyang pagtingin kay Noel kaya okay lang sa kanya kung digahan ko. Hindi ko alam kung nagpapakamartir o nagpapakatanga lang si Noel nung mga panahong yon. Minsan nga lang magchat sa kanya si kuya, hindi pa makaramdam na pinagloloko na siya. Pero tulad nga sa kasabihan, walang sikreto na hindi nabubunyag. Isang araw nadatnan kong umahagulgol si Noel sa may sala. Naalaman pala niya na may ibang babae ang kuya ko. Si Ate Charmaine ang nagbalita sa kanya. Hindi na raw matiis ni ate ang ginagawang panluloko ni kuya kaya nagsabi na siya kay Noel. Awang-awa ako sa kanya nung mga oras na yon. Gusto ko siyang lapitan at i-comfort kaso nahihiya naman ako. Akala ko nung araw na yon ay aalis na sa bahay si Noel. Kala ko uuwi na siya ng Ilocos kaso hindi pala. Nag-usap sila ni Mama. Ang sabi ni Mama, kailangan daw nilang ayusin kung anong problema. Hindi raw siya payag na maghiwalay sila ni Kuya. Mabigat sa loob ni Mama na aalis si Noel dahil may namuunang samahan sa pagitan nila. Umasa si Noel na maaayos ang lahat. Nagantay siya ng tawag ni Kuya kaso wala siyang naantay. Nung panahon yun ay kachat ko si Kuya. Pinagtutulakan na niya sa akin si Noel. Desidido na talaga siyang hiwalayan ito. Ang sabi pa ni Kuya, easy to get daw ito. Painumin lang daw ng alak at kapag nalasing ay bibigay na. Tarantado talaga ang kuya ko. Pero dahil lalaki lang naman ako, Papa Van, at si kuya na rin ang nagsabi. Kinagabihan ay inaya ko ngang mag-beer si Noel sa terrace sa second floor. Game naman siya noon at totoo ngang mahina ito sa inuman. Nakaisa't kalahati pa lang ng beer ay may tama na. Makikita mo sa mukha niya kasi namumula na ito. Naglabas siya ng sama ng loob kay kuya. Mahal na mahal daw niya ito at hindi niya kakayanin ang paghihiwalay nila. Parang teenager si Noel na in love kay kuya. Ang swerte sana ni kuya kaso gago lang kasi. Hindi siya marunong magpahalaga ng babae. Kung ako lang sana ang mahal ni Noel, ay hinding-hindi ko ipaparanas sa kanya yung dinadanas niya ngayon sa kuya ko. Kahit nakasaklay ay inalalayan ko si Noel patungong kwarto nila ni kuya. Lasing na kasi ito at parang hirap maglakad mag-isa. Nakaramdam ako ng kakaiba nung magdikit ang katawan namin. Dala siguro ng nainom ko. Ilang sandali pa ay bigla na lang nabuhay ang alaga ko. Nung makahiga na siya sa kama, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Nakapikit na kasi ang mga mata nito. Pasimple ko pang pinahid yung luha sa gilid ng kanyang mga mata. Lalabas na sana ako ng kwarto nang bigla niyang hilain ang kamay ko, Papa Van. Dahil nakasaklay ako ay natumba ako at bumagsak ako sa kanya. Napadilat pa ang mga mata niya nung nakadagan na ako at napagkamalan niya akong si kuya dahil binanggit niya ang pangalan ni Kuya Carlo ko. Ilang sandali pa hinagka na niya ako sa aking mga labi habang binubulong ang pangalan ni kuya. Nandoon yung konsensya pero mas nanaig ang init ng aking katawan at hindi na ako nakapagpigil. Kahit hirap dahil isa lang ang binti ko ay naangkin ko ng maayos si Noel. Pagkatapos ng pagniniig namin ay niyakap niya ako ng mahigpit habang binabanggit ang mga katagang, "Please, huwag mo akong iiwan, Carlo. Mahal na mahal kita at ikaw ang buhay ko." Bagya pa akong nakonsensya noon kasi ang buong akala niya si kuya ang nakaniig niya. Balak ko na sanang bumangon at pumunta sa kwarto ko kaso hirap akong tumayo sa pagkakayakap niya kaya inantay ko muna siyang makatulog ng mahimbing bago umalis. Kaya lang, Papa Van, hindi na ako nakaalis dahil dinalaw ako ng antok at hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako kinabukasan na
nasa tabi pa rin ni Noel. Pagsulyap ko sa kanya ay nakatulala ito sa kisame na parabang anlayo ng tingin at halatang katatapos nitong umiyak. Noel? Sorry. Hingi ko ng paumanhin sa nagawa ko. May nangyari sa atin. Paano na lang kami ng kuya mo? Maluhaluhang saad niya. Sorry, nadala lang ako. Tanging sambit ko. Please, sa atin lang to. Huwag na sanang makarating sa kuya mo. Pakiusap niya. Oo, hindi makakarating pero... Pero Noel, huwag ka nang magpakamartir kay kuya. Pinagluloko ka nun eh. Hindi nakapagpigil na sambit ko. Ano bang alam mo? Noel, may iba nang mahal si kuya. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo kasi masasaktan ka lang. Diin ko. Ako? Ako na lang kasi hindi kita sasaktan katulad ng ginagawa sa'yo ng kuya ko. Sambit ko pero sa isip ko lang yon. Hindi ko pa kasi kayang aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Dahil alam kong hindi naman ako papakinggan ni Noel ay tumayo na ako at lumabas ng kwarto nila. Baka kasi pag nagtagal pa ako ay may makakita. Nung nasa kwarto na ako ay bigla akong nagsisi. Pagkakataon na kasi sana yon para umamin sa kanya kaso sinayang ko pa. Sayang. Sa isip ko baka magising siya sa katotohanan pag nakaamin na ako. Baka makita niya ang katotohanan, mas higit ako sa kuya ko. Sa mga sumunod na araw ay nagkailangan na kami ni Noel. Dahil yun sa nangyari. Hindi na nga kami nagpapansinan sa loob ng bahay. Buwan ang dumaan. Hindi namin inaasahan na magdadalang tao si Noel. At sigurado akong ako ang ama ng kanyang dinadala. Si Mama ang nakapansin sa pagdadalang tao niya. Ilang beses kasi niya itong nakita na nagsusuka. Hanggang sa napansin niyang lumalaki na ang tiyan nito. Nung may pagkakataon ay kinorner siya ni Mama. Nasa kusina sila nung sandaling yon. Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Noel. Nasa sala kasi ako. Hindi siya nakasagot sa tanong ni Mama. Napahagulgol na lang ito. Dahil sa takot na baka saktan ni Mama si Noel ay kinuha ko kaagad ang saklay ko at dali-dali akong pumunta sa kinaroroonan nilang dalawa. Pagkatapos ay walang kung ano-ano na humingi ako ng tawad kay Mama at inaming ako ang ama ng dinadala ni Noel. Nagulat pa sila pareho sa ginawa ko. Halos atakihin sa puso si Mama sa narinig niya. Nagalit ito pero nanindigan ako na kahit anong mangyari ay pananagutan ko si Noel at nang magiging anak namin. May masamang nasabi si Mama pero sa bandang huli, wala rin nagawa kundi tanggapin ang lahat lalo na nung marinig niya ang side ni Kuya ng i-video call ko. Tuwang-tuwa pa nga si Kuya kasi malaya na raw siya. Si Noel, speechless. Hindi niya alam kung anong sasabihin o gagawin. Halatang hindi siya natuwa sa reaksyon ng kuya ko pero nakiusap ako sa kanya na hayaan niya akong magpakaama sa magiging anak namin. Nung una wala siyang sagot pero naghintay ako. Hindi naman nagbago ang pakikitungo ng mga magulang ko sa kanya. Sa katunayan, mas inasikaso pa siya at tuwang-tuwa sila kasi magkakaapo na sila. Ilang araw pang lumipas, napagtanto niya siguro na no choice na siya kaya pumayag na siyang panugutan ko sila ng magiging anak namin. Nagsama kami ni Noel, Papa Van. Nahirapan kami pareho kasi si Kuya talaga ang mahal niya. Sa pagtulog ay lagi siyang nakatalikod sa akin at naglalagay pa ng unan sa gitna. Hindi naman ako makapagreklamo kasi alam ko namang wala akong karapatan. Bago lumaki ang tiyan niya ay umuwi na kami ng Ilocos kasama ng mga magulang ko para mamanhikan.
Mabigat man sa loob ni Noel pero wala rin siyang nagawa. Naging maayos naman ang lahat at napagkasunduan ang dapat mapagkasunduan. Hindi naging madali ang pagsasama namin ni Noel. May mga pagkakataon kasi na naiinis siya sa akin. Ako rin ang sinisisi niya kung ba't wala na talaga sila ni Kuya. Kundi raw sana siya nabuntis ay pwede pang ayusin ang lahat sa kanila. Lalo siyang naging galitin nung isilang niya na ang baby namin. Sabi naman nila, nasa postpartum stage raw siya kaya lawakan ko na lang ang pang-unawa't pag-iintindi ko. At yun nga ang ginawa ko. Hindi ako nagsawang unawain at intindihin siya. Ginawa kong lahat para matanggap niya ako. Nag-effort ako para mahalin din niya at para makalimutan na niya ang kuya ko. Niligawan ko siya. Ginawa ko lahat ng alam kong diskarte tulad ng pagsusorpresa para lang ma-appreciate niya ako. Malaking tulong ang pandemic noong 2020 dahil nasa bahay lang. Mas napagtuunan ko ng atensyon ang panliligaw sa kanya. Nagkaroon kami ng maraming oras para makapag-bonding, para makilala ng lubusan ang isa't isa. Hindi ko siya sinukuan at pagkatapos ng halos 2 taon ay sa wakas, nagbunga lahat ng paghihirap ko. Isang umaga kasi, nagising na lang ako na nakayakap siya sa akin. Yung unang beses na niyakap niya ako. At ramdam kong punong-puno yun ng pagmamahal dahil humingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa niyang mali sa akin. At nagpapasalamat siya dahil hindi ko siya pinabayaan. Sila ng baby namin. Sa ngayon, Papa Van ay buntis na ulis Noel sa 2 naming Bebe Labs. Masaya na kaming nagsasama dito sa bahay. Hindi pa man 100% na nakamove on na siya sa kuya ko. Ang mahalaga ay nagmamahalan kaming dalawa. Malaki ang tiwala ko na balang araw, mamahalin niya rin ako ng buong buo at hindi ako magsasawang ligawan siya araw-araw para lang hindi siya magsawa sa akin. Si Kuya Carlo may kinakasama na rin sa Dubai. Hindi na ako nagseselos kasi alam kong mahal na ako ni Noel. Ngayon ay wala na akong hihilingin pa kundi ilayo ang pamilya ko sa sakit at ganun rin sa inyo mga kabarangay. Keep safe always. Papa Van, maraming salamat sa pagbabasa. Maraming salamat din sa mga editors and directors mo na nagtiyagang mag-ayos ng kwento ko. Ito kasi ang unang beses na magsusulat ako ng sobrang haba. Pagpasensyahan niyo na po ang mga mali ko. Muli, maraming salamat mga kabarangay. Hanggang dito na lang at sana'y may mapulot din kayong aral sa kwento ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang, Coco. Minsan lang sa mundo, isinilang ang isa. Ako sa kabila.